Hindi muna assassin jungler today. Ang kuya mong kaya kasi nagamit daw nila. For the meantime, hindi muna tayo mag-focus doon. We are going straight into game number 3 with, I would say, mixed expectations. Medyo mixed. Oo. Considering na hindi mo sure kung sino yung lumamang sa draft na to, ikaw may think ka bang lumamang dito? Para sa akin, dahil sa tendencies na nakikita natin with Glue and Barrett especially, mukhang lamang dito yung Echo, yung Onyx sa draft talaga. Hindi naman sa imposible na, of course, nothing is impossible here. Tama. Pero walang right imposible now, sa malabong mangyari. Mukhang mas nasa komportableng position dito yung Onyx in terms of their hero pickings. Pero meron din naman, kayang-kaya rin ito ng Echo, pero mas mahaba lang yung listahan ng kailangan nila gawin. Tama. Yung Onyx, parang simple eh. It's straight to the point kumbaga, no? Oh. Straight to the point lang yung linya ng Onyx eh. Hindi mo kailangan masyadong pag-isipan eh. Itong Echo, more of, medyo ganun din naman. Medyo, madami silang pick-off, considering Yawi is on the show. Yes. And meron din silang energy eruption mula dito sa Frederin. So may mga one-time pick-off silang pwedeng gawin dito. Pero sa kapila, mas madami. Wait, naku, ma-outplay dito si Sanford. Siya ang mahuhuli. Ang bilis ng rotation ni Sans. Ang bilis nun. Nakita na natin na lamang siya sa 1v1. Pero sabi ni Sans, this is a team game. Tutulungan ko yung teammate ko. What hindi, a play. I don't think in-expect ni Sanford na ganun kabilis bababa. Itong si Sans, no? Yeah, at saka sa pustuhan ng mga miyembro ng Echo, hindi rin naman nakita sa yung pababa ni Sans going into the XP lane there. So, first blood kaagad para sa Onyx. At yung Echo naman ang nakakuha ng Lethal Wanderer. Yun naman ang mangyayari doon pag medyo mataas ang focus mo sa gold lane, yung kabilang lane mo medyo kulang sa vision or hindi mo rin masyadong as mabibigyan ng ganong adaming vision. Kumpara mo naman sa pagbe-baby at pagpapantay na ginagawa nila doon sa taas. Yung hanapin natin dito sa mga team fight ng Echo is gaano nila kabilis mahuhuli si CW. Tama. Pag wala si CW, ang mas malaki yung chance na mananalo yung Echo sa team fights. Pero sa sobrang kunat ng Barrett and Glue, hindi dapat sila makagamit ng sobrang skills o resources para mahuli lang yung isa. Kasi meron ka pang Barrett and Glue na dapat petasin pagkatapos ng pagkahuli sa Leslie. Mm-hmm. And pag hinuhuli mo yung Leslie, galingan mo ah. Oo. Kasi pag hindi mo nahuli yan, tas paatras kayo, balak sa punish potential. Oh, look at this. Turtle ang laban do. Ay, Carl Easy ang makasecure. Magandang cold altar mula sa magkabilang kampo. Ngunit ang bawas ay hindi kayang tisin mula dito sa Echo. Nagbubuo ang maganda ang simulaan. Run, run, run. And they're going triple para kay Sanji. Eh, yan na yung Ghost Burster damage yung sinasabi natin kanina. That's how you start the game. That's how you start the tempo. Beautiful. Sabi na Echo, sige, mag-triple kill na lang ako dito. What a play there by Echo no, sa no, team. No. Galing sa entry ni Yawi, the flicker knock-up, the kick as well. Nagamit yung Cult Altar para sa dalawang kupanan. Pero nakikita natin dito yung burst damage na sinasabi natin na galing sa isang Frederin and sa Dairoth. Doon dapat mag-ingat ang Onyx. And kahit hindi mo alagaan yung si Sanford, malaki ang natutulong niya sa laban, no? Oo. Talagang yung bawas is nandun. Pero right now, Yawi might be in trouble. May hila dito with a Divine Judgment and Daytona's Welcome. I think that should be a sure kill. And that's 4 people dun sa taas. Ay, naku, si Benny nahuli! Pati si Benny madadali! Naku, ang ganda ng bitaw dun ni Sans. Akala ni Benny na makakakuha siya ng onting poke damage doon. Pero si Sans parang nabasa niya kagad yung sitwasyon. Hatak galing kay Sanji. Pero makakatakas kagad si Kyrie. So, Onyx, binabalanse lang nila yung momentum na hanap ng Echo. Even right now, para sa dalawang teams natin. Honestly, tingin ko naman dapat mas nalawang talaga yung Onyx dito sa early game. Eh. Yeah. Pero look at this. Oh, forcing a cult altar mula dito. Good play. It's good play, bro. Oo. Matagal-tagal yung pagbalik ng ultimate ng isang Valentina. 15 seconds na lang bago bumalik yung turtle dito. Turtle, ah? So, turtle is the key. Oo. Dito sa Echo. Pero, uy, si CW mahuli ata. Yan, kahit kilain mo yan, masakit pa rin. Apat, ito na yung Echo! Ito na! Ang Echo Express nagsisimula na! Sinimulan nila! Dito kay CW! There goes the range damage mula sa Onyx!
Lalaban pa kaya sila? I think gusto pa. Lalaban pa. Ready to go. Will be the Cult Altar. It's not gonna be able to be used. Pero si Carl Tazy, meron pa rin siya Appraiser's Wrath. I think ready to go pa rin. And they will start the turtle right away. Okay. 3v3 right now sa turtle. And that's gonna be okay, boy. Ang mananakab dito. Mati-terrified dito si Yowie. Siya ang kakainin ng Barats. Kairi is gonna send Yowie back. It's gonna be Carl Tazy inside. Pero makakatanga si Yowie. Yowie gets away with the flicker. At mukhang yung echo pa nga makuha ng turtle. The nice pull by Sanji. The Sansan duo in the middle lane. Oh! Abyssal strike. Indonesia, allow us to introduce you to the Sansan duo. What a play. Doon sa gitna. Ayan, napakilala ng malupitan sa Onig ang Sansan. Ito ang dahilan kung bakit kami kinakatakutan. Grabe naman yun. Kaya ano yung mga... yung mga young, the young kids talaga, the young ones, yeah. sa MLBB, sila yung laging ano yung the hot commodity for the teams. Kasi parang ano yun, no? Galawan lang, nakakagawa ng milagro eh. Ang tapang. Kahit na technically, dapat nga lugi sila doon kasi nabawasan sila. Oh, look this, flickering with Kiboy. Magandang pick-up to at natanggal ang Cult Altar muna. Sandalian, pero balik naman agad si Sanji. Okay. Look at that. Oh, ang bilis. Kasi sa... passive yan. Passive sa passive yan, ni, ano, ni Faramis na sobrang tagal bago mahuli doon si Sanji. Tsaka ang dami niya nakuha ng mga soul or yung mga... yung kaluluwa. Yung mga kaluluwa. Kaya ang bilis niya nakabalik. So, even ball game right now. Turtle, alright. Matagal pa pero naghanap ng pick-off yung dalawang teams. Ayan, yan yung ano. Gusto niyo yung assassin-assassin. Ayan, tank versus tank ang naganap. Oh. Dito sa Onikateko. So, i-enjoy niya yan. Hanggang mamaya ay maghahambalusan yung dalawang yan. For sure. 40 seconds. Ay, Yowie, what a play! The flicker kick! Napitas doon si CW. See you later, CW! Double kill blazing the wind! Ito na ang bagyo! At ito na ang Echo Express! Just like that, in a snap! Nawala ang tatlong miyembro ng Onik! Nako po, anong gagawin nyo ngayon? Ito na ang mga orka! Sila'y nag-hunting ngayon! Look at that. I think it should be an easy pick on the turtle right after this. Si CW iwan na iwan. Kumbaga mo naman sa gold at sa XP netong si Benny. At saka ito yung ano din eh. Balikan din natin ulit. Hindi pa natin masyado nasasabi. Ito yung comfort show. Comfort. Yowie. The best pick. The best Ayan pick. Grabe Sanford. Grabe naman si Sanford dito. Louis, lipat-lipat na. My goodness. Getting out of the way. Yowie for the backup play. Carl Tazy. Securing the turtle all by himself. Sakripisyo muna. Itong si Sanji. Ito yung sinasabi talaga natin na burst. The deadly burst coming out from either the Fredrin ni Carl Tazy or yung Abysm Strike Ultimate ni Sanford on the Diroth. Sipin mo, nakita kagad ni Sanford si Kari. Sabi niya, hey, the future, I'm ikaw the prodigy. Pala. Ikaw pala. Ikaw pala ang hinaharap. Eto, kalabanin mo kami ngayon. Ang Onik, nag-iisip yata ng play. Nako, parang kinukulang yata ang bawas nila, Kuya Reptar. And feeling ko nagugulat din yung Onik sa ano. Sa sobrang G yung echo na makahuli ka agad. Si Yowie, no? Oo. Basta may makita. Basta cooldown yung Way of the Dragon, pasok eh. Oh, okay, 45 seconds bago bumalik yung flicker ni Yowie. Pag nawala na yung cooldown timer na yan, feeling ko, may makikita na naman tayong TikTok play. Balikan yung moment na to. Ay, ilang segundo na lang. Malapit na. Ito na ang initiation galing sa Echo. Oh, Nick and Echo are gonna be fighting it out here. That's gonna be the Cult Altar used by both teams. Sino ang mahuli dito? Si Bot makakahanap ng hatang. Si Cart Easy Low brought down to 40. 30% mahuli siya, pero hindi. That's gonna be Sanford with a kill auto boost. XP laner down. That's gonna be jungler down. Cart Easy na wala dito. Pero the Blazing the Wet coming in. Hindi makakalaban masyadong Onik, pero humahabon na sila. Sanford with a double dash. Sanji, Sanford, Betty Curie, Yowie, out. Grabe kasi, I think, munti ka na yon. Pwede pong mabaliktad yon kung sakaling nabagsak ni Carl Tazy yung Appraiser's Wrath. Kita mo naman na takedown siya without it going on cooldown. Kung nabagsak niya yung ultimate niya, babalik yung buhay niya, tas boss-boss yung kalaban, sa kanila yun eh. Oo, pero meron talagang mga moments na mahuhuli mo yung Fredrin bago siya makakahampas. At good call din yung sa Onik na nung nakita nila na sobrang nasa pulado na doon si Carl Tazy. Umatras naman ng konti, diba? Oo, umatras ng konti. At saka, ano, dinerecho na talaga nila yung pag-bake-off kay Carl. Okay, well,
Reset na ulit tayo, guys. Reset. Since 5v5, ito namang Lord ngayon ang ating paglalabanan. Yawi, yan ang inuuna nila just to make sure na hindi siya magawa ng play. Kasi kung medyo low yung HP mo, mapapaisip ka, i-go ko ba to or hindi. So tama yung ginagawa dito ng Onyx. Ngayon, lamang ang Onyx. Magpo-push lang sila ng wave dito sa gitna para ma... Yun, kailangan mag-clear ng Echo. Pero yung Echo naman, good call. Have to clear, clearing up top. Taas. Ay, nako po. Pero magiging conceal play ito para sa Onyx. That's gonna be a pull there onto Sanford. The two damage coming in there. Sanford, napap yung immortality niya. Papalik dito. The Cold Outer! Sobrang clutch ng Cold Outer ni Sanji! Pero may Cold Outer din naman yung Onyx. Pero lumalabot pa rin dito yung Echo. Sans, ang mapipitas! That's a kill for the Echo. Killing spree para sa Bagyo. At ito na rin yung Bagyo. Si Sanji papasok. Nahatak na si pa si Kairi. Pero si Kairi din ang mahuhuli. Benny and si Carl. Kiboy down, CW ang naiwan. Echo gets the win in the team fight. Apat ang nawala sa Onyx. At 6,000 na halos ang lamang ng team mula sa Pilipinas. Nagmumukha ng mas maganda ang lagay natin dito sa game number 3. Onyx, nasurpresa na naman ng Echo Express. Akala na nila na, guys, this is a good play. We have the conceal. Let's get the Benny. English yan, siyempre. Oh, English yan, siyempre. Let's get Sanford. Pero sa sobrang lupitan na response ng Echo, ang laki ng lamang nila. Hindi ko nga din na-realize na nung nahuli si Sanford, akala ko yun na yun, pero may immortality pa pala. De, tama yung clutch, tama yung idea nila. Hulihin natin si Sanji para wala yung Cold Altar. Kita mo, as in literal, feel ko piso na lang yung buhay ni Sanji doon. Oo. Napa-up pa niya. So, sobrang clutch at dahil doon, na talagang nabaliktad yung laban. Pero kita mo, yung Oni, kaya pang lumaban. Oh! Apat ang tanakap! Grabe naman yan, Kuya Yawi! Ready-ready tayo kahit nasa ilalim tayo ng Torore! Eto na si Benny sa likod! Lumakarasana! Ang Bagyo! At ang Oni! Talagang wala na, walang-wala na yung mga HP bar nila. May Lord pa dun sa baba. Kairi at Kiboy na lang ang naiwan dito para sa Onyx. 8,000 ang gold lead. Echo, gusto na nila tapusin Yawi. Susubukan niya si Pan, si Kiboy. Pero si Kiboy, si Kairi ang nahuli. Si Kiboy ang naiwan. Wipeout para sa Orcas. Echo gets the game number 3 win. At sila na ang nasa match point. Match point na para dito sa Echo Express! Chut-chut! Echo, Echo, Echo loud! Echo, Echo, Echo proud! Ito na ang mga Thunders. Naglalabas na ng kanilang mga sayaw ang specialty ng Pilipinas. Win or lose. Alam mo ba yan? Alam na nila eh. Pati yung mga iba, dinadamay na eh. Oo nga. Parang dumadami yung mga sumusuporta para sa